Sumobra lang isang oras, nagwawala na yung mga tao. Tsaka doon sa misa, dito sa Pilipinas, mauuna magmimisa yung nanay, yung tatay, yung mga anak sa gabi. Doon hindi. Paglabas ng tatay, kasama yung anak at saka yung asawa. Lahat sila may Bible na nila. Ganito sila magdala ng Bible. Maski yun sa bunso, may dala silang Bible. Nung una nga, natatawa ko sa'yo. Parang mga overacting naman ito. Sila magdala ng Bible. Siyempre tayo mga Katoliko, naniniwala tayo sa presensya ng Panginoon sa Blessed Sacrament. Kaya pagdating nila sa pagpasok nila ng simbahan, dahan-dahan yan. Yan yan. Dahan-dahan. Tapos, daladala yung Biblia. Pag wala pa yung pare, magbabasa ng Bible. Wala kang makikita na dadaldala. Sabi ko, ba't kaya gano'n ang dala nila ng Bible? Noong una, tinanong ko. Sabi ko, ba't ganyan yung kanyang magdala ng Bible? Sabi niyo sa matanda, pare, ikaw pa naman. Kaya nga po tinatanong ko eh. Bakit gano'n? Sabi nila, Father, ano ba yung Bible? Word of God. Saan yung puso mo? Nandito. Ang Word of God dapat isa puso. Eh sa Pilipinas, ganito magdala ng Bible ng mga Katoliko. Asan yung speaker? Asan ganun pa eh. Tapos doon sa Africa, yung lector, bago niya basahin yung Word of God, yung first reading at saka responsorial psalm, sasabihin niya yung first reading at saka second reading. Ganyan yung mga tao. First reading, a reading from the book of Exodus. O sasabihin niya yung chapter at saka yung verses. Pagkasabi niya ron, yung mga tao buklatan, tsak! Tapos kagad! Ibang klase yung mga tao. Pati bata, pag-isabi yung Bible. Ibang klase ito ah. Sa Pilipinas, nagbigay ako ng recollection. Sabi ko, may mga Bible kayo, mga charismatic to. May mga Bible kayo.